Okay, hello mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa channel ko. At ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo gagawa ng isang masarap na chicken curry. But ang chicken curry natin ngayon ay ang curry sauce na gagawin ko ay prutas. Siguro ngayon magtataka kayo, wow, prutas na chicken curry. Okay, so ito ang sangkap na ginagamit ko ngayon, mga kapatid, so far. Ito ang prutas. Yang soup, yan po, yan yung pineapple. Okay, yan ang pineapple natin. So, himahimayin mo lang yung pineapple na ganyan. Tsaka saging. So, may saging din tayo nakikita. At bukod sa saging, mayroon pa tayo ditong mansanas. Mansanas po ay nandyan po lahat sa atin na bibili. At hindi masyado itong mahal, pero masarap ito kapag ito'y natapos na. Ang sa mga vegetables natin na ginagamit dito, dahil ito ay prutas, ang vegetable po na ginagamit natin dito ay ito. Siguro alam na natin siguro na meron tayong mga sangkap na ganito dyan ay sibuyas at leeks. Leeks po, kung meron kayo lang, kung may leek. Kung walang leeks, hindi na po kailangan kung walang leeks. Celery, kung may celery, lagyan nyo ng celery. Okay? Kung may carrots kayo, lagyan nyo rin ng carrots. Walang problema. Okay, so yan po ang vegetables natin ngayon. Okay, onions, leeks, tsaka celery. Pero sa sinasabi ko, hindi na kailangan kung wala kayong celery at tsaka leeks. Onions na lang. Pero tandaan nyo, wala pong garlic. Okay? At saging, apple, mansanas, at pinya. So, yan po ang sangkap natin ng prutas. Ngayon, ang spices natin, meron tayong medium curry powder. Kung wala kayong medium, mild, yung kulay dilaw, it doesn't matter. Turmeric, kung kailangan yung lagyan ng turmeric, pero hindi na dahil meron na tayong curry. So, gagamitan ko lang na sa turmeric to spice up pa sa panglasa ko. At lagyan natin ng konting cinnamon. Okay? At saka lagyan natin ng black pepper o asin. Ang black onion, hindi na po kailangan yan dahil yan po ay pang-garnish ko lamang. Okay, so abangan ninyo. At yan po ang ating manok. Ang nag-umpisa ako sa ilang kilograms ito. Nag-umpisa ako sa mga 250, kalahating kilong strips ng chicken. It means 500 grams. Okay, 500 grams ng chicken, 1 piece of banana, 1 piece of apple, and then quarter lang po, kalahati lang, kunting pineapple lang, siguro mga dalawang wedges pag hiniwa mo yung pineapple, dalawang wedges lang ng pineapple. Okay, pineapple, isang banana, isang apple, tsaka celery, kunting isang stalk lang, and then ang leeks is isang stalk lang din, isang steam lang. At saka isang sibuyas lang ang gagamitin natin dito. At tuloy-tuloy na ito. At tatapusan natin ito ng cream pagkatapos nito. Okay, abangan nyo mga kaibigan ang paggawa ko. Okay, so nandito na tayo. At medyo mainit na yung mantika natin. So ang una natin gagawin dito ay gigisahin natin ang sangkap vegetables. Which is onion, celery, tsaka yung leeks. So, sa nakikita nyo, inigisa ko na siya. Okay. Dahan-dahan lang hanggang sa hindi siya masusunog. So, don't let it brown. Kailangan luto lang siya pero hindi siya brown. Okay, so ayan na po. Sa nakikita nyo, hindi siya brown, di ba? Pero ang bango-bango na niya. Ang combination po ng leeks, saka celery, at saka sibuyas natin ay super ang bango. Ngayon, ang gagawin natin ay ihahalo ko na itong sangkap na to, which is yung saging, mansanas, saka pinya. Okay? So, sa nakikita nyo, yan. So, magtataka kayo, di ba? Bakit kaya ganun? Ginigisa yung mga mansanas o yung prutas. Yan. Yan po ang sauce natin. Sasabihin ko lang sa iyo, ito yung pinaka-base ng sauce natin. So, ang gagawin nyo ay gisahin nyo lang siya ng gisahin.
Okay, hanggang sa maluluto siya. Okay, so ayan na po. Ang sikreto po dito kung paano nyo malalaman kung kailan natin siya lagyan ng curry, lagyan natin ng ibang spices, is kung naaamoy nyo na siya. Kapag ito sinusubukan nyong gawin, ang steam nito, maaamoy muna yung combination ng saging tsaka pinya, which is ang bango. Pag yan, naaamoy nyo na siya, in like maybe 10-15 minutes lang na sinusutay mo siya. Okay, so magkukoat na lahat yung sibuyas, lahat, di ba? Ngayon, aamoy na siya. Lalabas yung amoy ng prutas natin, which is, kung nakikita nyo, magsilabasan ng amoy niyan. Okay, paglabas ng amoy niya, yun na po ay ready na natin siyang lagyan ng spices. Okay, abangan nyo po. Okay, so ang una nating ilalagay dito ay isang tablespoon na curry. Spread out natin. Okay, so naka-spread out ng curry natin. And then, ang next natin ilalagay dito ay ang ilalagay natin ay ang isang teaspoon lamang na cinnamon powder. Okay, ang curry is optional. Ang turmeric pala ay optional lamang. So, pwede natin laglagan ng turmeric na konti just to make it yellow. Dahil yung curry ko kasi is a bit dark. So, I just want yellow color. And then, lagyan natin ng kukunting black pepper. Black pepper is only to taste. Okay? And then, pagkatapos yan, unti-unti na natin siyang hahaluin. Pagsama-samahin natin siya, ha? Okay, uulitin ko. It's 1 tablespoon of curry. Pero kung gusto nyo pa ng more curry flavor, pwede nyong dublihin ang curry nyo. Okay, abangan nyo. Okay, so yan na. So, sa nakikita nyo, pag ganyan na ang consistency ng vegetable tsaka ano nyo, prutas, yan po ay unti-unti na siyang niluluto ng steam. So, ngayon, ang sunod natin na ilalagay dito ay stock. So, kung mayroon kayong chicken stock, kung wala, pwede tubig na lang ang ilagay natin. Okay? So, abangan ninyo pagka may tubig na siya. Okay? So, ngayon, ilalagay ko na yung tubig natin. It's 400 mls ng water ang una kong ilalagay. Okay, ang dahilan kung bakit nilalagyan ko siya ng medyo marami-raming tubig, dahil kapag uras na, ito ay kumukulo. Okay? Ito ay lalapot. So yan, magka-create na siya ng ating sauce. Okay? So 400 mls of water. Yan na siya. Okay? So malabnow na siya, tingnan, di ba? Kapag ito ay kumulo, at kumulo, at kumulo, at kumulo, ito ay magiging sauce na. At kung may blender tayo, i-blend natin for fine sauce. Pero kung wala kayong blender sa bahay, pwede na rin pong ito na lang. Gawa na yung sauce natin at lasahan na natin ito pagkatapos nito. Okay? So, abangan ninyo ang pagkatapos ng paggawa ng sauce. So, okay. Yan na po. Wow. Sarap. Okay, sa lahat po ng mga may gusto ng medyo matamis, dahil ito nga, ito ay fruit naman, fruits, matamis. So, ngayon, ang ginagawa ko ay nilalagyan ko siya ng isang tablespoon na asukal. Okay? 1 tablespoon na asukal po nalagay ko na. Okay, pinakita ko lang sa inyo. 1 tablespoon na asukal ang nilalagay ko dito, ha? Lalo siyang sasarap. Sa gusto lamang na medyo matamis. But ako gusto ko ng medyo matamis. Okay, since this is a fruity curry anyway. So, okay. Abangan ninyo ang susunod natin na gagawin dito. Okay, so ayan na po mga kaibigan. At titikman na natin ang sauce natin. Okay? Oh my God. Ang sarap. Oh my God, ang sarap. Okay, dahil mga kaibigan, gusto ko siya ng smooth ang sauce ko. So, ang gagawin ko dito ay i-blend ko siya. Okay, pagkatapos kong i-blend, saka ko nagagawin ng chicken, pakita ko sa inyo mamaya konti. Pero sa mga walang blender, as I said, kung wala kayong mga blender sa bahay, pwede na po itong ganito na lamang. Okay, so ready na ito. Pero mas maganda kasi may blender para ismash natin yung apple. Pero kung gusto nyo ganyan lang, pwede na rin. Tuloy-tuloy na yan. Pero ito, abangan nyo ito pag may naka-blend. Okay, so ayan na po mga kaibigan. Naka-blend na siya. Pero ang gagawin ko pa dito ay i-strain ko pa siya para makuha ko yung pinaka-fine niya na sauce. Which is, hindi nyo na pwedeng gayahan ito kung, okay, yang pa lang sauce na.
Pero dahil po kasi, mas gusto ko yung fine siya. Yung ibig sabihin, wala yung mga strands-strands na yan. Kung nakikita nyo. Okay, so i-strain ko siya hanggang makuha ko yung pinaka-consistent na sauce na gusto ko. So, yan na po mga kaibigan. Ang ginagawa ko ngayon ay ini-strain ko siya. Okay, so abangan nyo ang fine sauce na talaga. Okay, so ngayon, andyan na po ang pinaka-fine na sauce. At ito na po yung mga natanggal natin doon sa prutas. Okay? So, napaka-taas ng vitamina pa rin nito. Lahat ay napaka-taas dahil prutas siya. Okay? So, wala tayong nilalagay dyan na kahit ano-ano. Okay? Maliban lamang sa kakaunting asukal. Pero yan, titingnan nyo. Pwede nyo hindi itapon yan. Pwede nyo rin itapon. Pero ako, tanggalin ko yan dahil nasanay kasi ako na fine ang sauce ko lagi kapag ako ay nagawa ng fruity curry. Okay, abangan ninyo ang pagtatapos nito. Okay, so ayan na po. Sa nakikita nyo, kung umiinit na yung mantika natin para sa manok natin. So, umpisahan na natin ang paghisa ng manok natin. Ayan. Ang sa manok natin, ang ginagawa ko ay yung sinisison ko na siya. Nilalagyan ko na siya agad ng asin. Okay. Yung huli, pwede yung lagyan kaagad. Walang problema. So, yun lang ang gusto ko. Na lagyan ko na kaabot ng asin. Saka, sinis yung black pepper. So, sa naamoy natin, naamoy ko na to, ang bango ng manok. Okay, so sa nakikita, yung mga kaibigan, ganyan na po ang kinalalabasan ng manok natin habang piniprito natin. Okay, so, lagi nyo lang pong tatandaan, kapag kayo ay nagpiprito ng manok, hayaan nyo lang siya. Huwag nyo lang siyang galawin hanggang sa makikita nyo nagiging brown na yung ilalim niya. Ganyan. Brownin lang natin ng konti. Ito po ay isa sa sikrito ko kung paano ko palasahin ang manok. Okay, so maaamoy ko na kaagad ang lasa ng manok na nagpiprito na siya. So it adds flavor dito sa sauce natin. So mga kaibigan, malapit na po tayo matatapos dito. At ipapakita ko na sa inyo ang pagtatapos ng ating utahe ngayong araw na to. Okay, so ayan na po mga kaibigan. Sana nakikita nyo na ang manok natin. Golden brown. Perfect. Tasty. Smells good. Name it. At yan ay magtatapos na dito sa sauce natin. Abangan ninyo mga kaibigan. Huwag nyo pong i-cook through. Importante na nakaseld lang siya. Okay lang siya na medium-medium o hindi pa masyadong luto. Dahil yan po ay ilalagay natin dito sa sauce. At magtatapos tayo sa sauce. Okay? Maraming salamat sa inyo at abangan ninyo ang pagtatapos ng pagkain natin. Okay, so ngayon ay tatanggalin ko na ang ating manok. Pero ito tatandaan nyo mga kaibigan. Pag tinanggal nyo ito, kung maaari lang, i-strain nyo siya para matanggal yung mantika at yung tubig niya to avoid splitting ng sauce natin. Kung hanggat maaari lang, okay, tanggalin natin ang tubig niya. Pwede nyo rin ihalo, pero para sa akin, tinatanggal ko yung tubig niya. Ang nilalagay ko lang dito ay yung manok lang talaga. Okay, so tatapusin ko na ang sauce natin. Okay, so ayan na po ang sauce natin. Ibinabalik ko na sa apoy, dyan sa stove. Ngayon, lalagyan ko na lang po siya ng around 150 ml na cream. That's 150 ml lang. Okay? Yan po ay magbe-break ng color at magiging creamy, yummy na ang sauce natin. Okay, ang reason kung hindi ko siya nilalagyan ng coconut, dahil pwede siya lagyan, pero sa recipe na ito, is fruit. So, if you combine mo sa may coconut, parang mayroon siyang destructive flavor para sa panglasa ko. So, cream lang ang nilalagay ko. Okay? So, pwede nyo rin po lagyan ng coconut milk anytime. It's not a problem. Okay? So, yan. Antayin na lang natin na kukulo ang ating sauce. At titingnan natin ulit ang sauce natin. Okay? Wow! So good. Okay, so ngayon, nakikita natin yung umuusok natin ng manok at yan ay naka-strain
Yan ang juice niya. Tapos sa ilalim, hindi na natin gagamitin. At ilalagay na natin ito. Tingnan nyo. Ilalagay ko na yung manok sa sauce natin. So ngayon, abangan nyo ang pagtatapos. So yan na po. Ito po ay ready na kainin. Okay, so ako, mas gusto ko pang lalagyan ko siya ng sultanas. Pero ito mga kapatid, ay ready na. Okay, dahil gusto ko pa siyang lagyan ng sultanas or raisins. So pwede ko pa siyang lagyan ng raisins. Yan mga kaibigan. So yummy. Promise ko talaga yan sa inyo. It is very, very tasty. Okay, so ngayon, isa-serve na natin ito. Abangan nyo na pag sag-serve natin. Okay, so dito na tayo para iplato natin ang ating natatapos na pagkain. Ang i-match ko po dito ay rice. Pero yung paggawa ko po ng rice ay nilalagyan ko siya ng mantequilla or butter or margarine kung meron kayo. Kung anong meron available kayo sa dyan. So, ang ginagawa ko dito ay minumold ko siya. Hindi nyo na ito dapat gayahin dahil ready na ito. Ito ay pinahanapan ko lang siya ng arte. Kumbaga, ngayon, ilalagay ko na ngayon ang ating kanin. Dyan. Okay, nandyan na yung kanin natin. So, tingnan nyo na maigi kung paano ko siya iplato. Napaka-init ng kanin, napaka-sarap. Okay? And then, andito yung isang kanin natin. So, kung ayoko nang gusto nyo na maraming kanin, okay lang. Ilatag nyo na maraming kanin dyan sa pinggan nyo. Okay, so ngayon, ang isunod natin na ilalagay dito, yan na po yung kanin natin, umuusok. Kita nyo, ang kanin. Okay? Ang ilagay natin dito, next natin ilagay ay ang ating nagawang curry, which is yummy, yummy curry. Okay? Wala, ha? Okay? So, tingnan nyo po na maigi, mga kaibigan. Kung paano ko siya iplato. Kailangan dahan-dahan lang to avoid, splitting. Pero ang sauce natin ay napaka-malinamnam. Napaka-yummy ng sauce natin. Ang sauce po natin ay hindi nag-split. Yung po, tandaan nyo po ito lagi. Pag kayo gagawa ng something na may sauce, make it sure na hindi po mag-split. Okay? Lalo pag kusinero kayo talaga. Okay? Huwag nyong hayaan mag-split ang sauce nyo. Dahil pag nasa restaurant kayo, karamihan sa kumakain, lalo na sa mga mamahaling na mga restaurant, tinitingnan yung consistency ng sauce nyo. Kapag split yan, masasabi nila kaagad na hindi magaling na kusinero ang gumawa. Dahil the sauce ay nag-split. Okay? So, ngayon, nandito na yung buong putahin natin sa gabing ito. Ito na yung curry. At lalagyan na lang natin ito ng palamuti. Okay, dito na tayo para maglagay ng palamuti. So, sa nakikita nyo, may iba't ibang kulay ang nilalagay ko. Itong mga ito po ay yun pong mga nakapikold kong mga vegetables. So, sana magustuhan ninyo itong mga ginagawa ko ngayong gabi. Yan. Okay. Ang pagkain po ay kailangan lamang itong bigyan ng kunting para lalo siyang gaganda. So, titingnan ninyo ito ngayon pag natapos. Okay. So, na po mga kaibigan, ang pagtatapos ng ating pagkain ngayon. So, lalagyan ko na lang siya ng konti na lang palamuti para dire-diretso na tayo. Ayan na. Papatak-patak ko na ang ating kukunting dressing. Kumbaga, nilalagyan ko lang siya ng dressing para lalong gaganda ang ating putahe. Ayan na. So, tayo natatapos na ngayon sa isang putahe natin. Ipapakita ko na sa inyo mga kaibigan. Okay, ito na po ang natatapos natin na fruity chicken curry, which is nakagarnish siya ng prutas lamang sa ibabaw, which is hindi na kailangan yung gawin ito. Meron tayong carrots na mga pickled, meron tayong cucumber na nakapickled siya,
Okay, tandaan nyo, naka-pickled lahat ang mga yan, maliban lamang sa prutas. So, yan po, mga kaibigan, ang ating produkto ngayong gabing ito. So, sana magugustuhan nyo ang pinapakita ko sa inyo ngayong araw na to. At sa para sa karagdagang mga information tungkol sa recipe na to, ay i-PM nyo lang po ako. Ito po ay napakasarap po na putahe. Maraming salamat, mga kaibigan.